Hello, hello mga kabarya. Meron naman tayong barya ngayon dito. At ito ay ang mga NGC coins. BSP coins. Tapos meron pa tayong foreign coins na isukli sa akin yung gabi ito eh. Nung bumili ako at ito sukli siya. Yung matandang babae, ba't naisama niya ito dito? Ang layo-layo naman oh, ang laki-laki nito kumpara sa piso natin siguro, dahil matanda na, dahil nakita niya siguro dito may 1 ito dito oh. So ito ay Hong Kong $1 1997, yan siya guys, Hong Kong $1. So okay na rin, Hong Kong $1 1997. So mga value nito siguro mga 3 pesos lang siguro, hindi ko alam. 4. Tingnan ko, abayaan mo na. So yan, piso. Napakalaking piso oh. So ito, kahit yung bago nating piso ngayon oh, mas malaki pa rin siya. So ito siya guys. Piso 2008 o 19, 2019 yan, 2019 piso. Tapos 5 piso 2018. Next 5 piso 1997, walang mint mark ito, kalbo. Dahil itong umaunang lumabas guys eh, 1995, 96, 97, ito siya. So, overuse. Pero habang nakikita pa yung value na 5, pwede pa yan gamitin sa pamilihan guys. Or sa any transactions dito sa loob ng Pilipinas. Next, piso 2002 yan. Next year 2014 na piso. Susunod ay year 2004, marami yata ito. 2004. Year 2012, kahit ito yata tatlong klase yata ito. Next 2011, dalawa yata itong pagkaalam ko, 2011 dalawang klase. Tapos yung susunod, yung 1993 na ito guys, ito yung establishment ng Bangko Sentral. So yan, at may ano pa yata ito, may ano dito oh. Sobrang metal, cad error ito. Sobrang metal. Yan, sobrang metal talaga. Next. Heritage, year 2011, piso. Then susunod, 2011 ulit na piso. Tapos may napulot tayo, ano ito, sinupot ko siya kasi marumi. Oh my god, cannot open it. Napulot ko ito sa ano, sa daan.
Ito piso 2014 kaso marumi na. Pero ewan ko kung pwede pa yata ito. Kaso wala naman na bibili ngayon ang piso, di ba? Comment below guys kung ano ang nabibili ng piso ngayon. Wala, hindi ko alam. Tapos ano ito? Ito mahal ito. Kalabaw ito eh. 75,000 itong value ng ano, ang isang kalabaw na lalaki. Next, berius na 1 centavo. Piso ito pero wala, hindi na mabasa. Try kong linisin kaya sila. Mga napupulot ito guys sa gilid ng daan sa mga kanal na natuyo. Alam nyo yung sa mga gutter guys, yung pinagdaluyan ng tubig sa gilid ng kalsada, yun, natuyo kasi diba summer ngayon. Eto, napulot ko mo to. Basta hugis bilog, okay lang. At tapos ito hugis sa hindi ko alam ito. Ano ito sa mga hayop guys, ginagawang kwenta sa mga baka. Aluminum lang ito, yung mga palanggana o mga lata. Next, piso na kinakalawang. Oh my god, kasi nababad ito sa mga tubig eh, sa kanal. Kaya noong natuyo, nagform itong wala, hindi mapakinabangan ang mga ganito guys. Pag ito, kumuha lang kayo ng tubig, tapos na mga kalahating baso, tapos lagyan ng mga dalawang kutsara na asin at ibabad mga isang araw, okay na ito. Next, kahit ito piso 1997, magagamit pa ito pag nalinis. Subukan ko kayang ibabad ito, maka mapakinabangan pa, di ba? Oh, ilan to? Piso rin ulit to. Na 2010, kinalawang na rin. Ito ang pangit sa mga plated steel, kinakalawang. Piso 3, 4, 5. Ayan oh, may 5 piso ako na marumi. So babatyan natin ito sa asin. Next, mga 25 sentimo ito. Dami. Tapos ano ito, G sentimo, malumang sentimo. Tapos 10 centavos rin. So guys, next, foreign coin to, Japanese 1 yen. Wow, shout out dyan sa taga Japan. Next, 10 piso 2001. Yan siya guys, 2001. 2001 pala. Dalawang klase itong 2001 guys. Reverse 1A at saka reverse 1B. Yung reverse 1A may value na 21 pesos hanggang 61 pesos. Yung reverse 1B naman mahirap siyang mahanap, 0.6% lang siya at walang nakalagay na value. So kung 12% yung reverse 1A, ito naman 0.6, so i-times mo yun at divide. Year 2001, 61 times 2 divide by 2 ang percentage, 6 120.
6 divided by 3 times 3 120 180, 3 divided by 2 1.5, 180 plus 60 that is 240 plus 80 320 yung uncirculated ng reverse 1B. Ito is yata common yata ito, reverse 1A yata ito na year 2001. Next, bagong-bago pa guys, so year 2002, dalawang klase rin yung 2002, yung reverse 1C at reverse 1B. Palagay na natin common ito, reverse 1C. May value na 15 pesos hanggang 58 pesos. So mataas rin siya ang value guys. Last but not the least, year 2003. Tulad ng 2001 at 2002, merong dalawang type o klase ito. Yung 2003, common na reverse 1B ay 14% ang dami. May halaga na 27 pesos hanggang 86 pesos. Okay? Tapos, yung... ay, hindi pala iba. Sorry. May value na ano, 15 pesos hanggang... 2003 ito, diba? Oo, tama pala. 27 pesos hanggang 86 pesos. Tapos, yung hard to find naman, na 6%. Reverse 2A ay merong value na 31 pesos hanggang 34 pesos and walang nakalagay na value sa uncirculated. So yan lang siya guys, at yan ang tatlong 10 peso na may tagdalawang type o klase na year 2001, 2002 at 2003. So maraming salamat sa panonood guys. Please huwag kalimutan, comment, subscribe. Thank you for watching at see you sa sunod natin na videos. Thank you. Bye bye. Subscribe guys, subscribe.